Start na po tayo. Good afternoon po sa lahat na nandito po ngayon. Welcome po sa ating blog con para sa racing. Mamay, ako po ay si Tin, ang inyong host for today. Let's start na po. Ang akala nilang masayang pamilya, sa kasalanan ng ama, sila ay magdudusa. At dahil sa isang hindi inaasahang trahedya, ang kanilang mundo ay biglang mag-iiba. Hindi pangkaraniwan ang kwento nila dahil ang ina ang magiging anak at ang anak ang magiging ina. Ang bagong kwentong magpapaiyak at magpapaantig ng inyong mga puso, ito ang Racing Mamay. Panoorin po natin ito. Stay happy, be true, and keep shining! Almost perfect na sana ang relationship nila. Anak kita, nakita mo nga magkamukha tayo. Ikaw po ang mamay ko. Ngunit sadyang malupit ang tadhana. She has regressive behavioral disorder. Ang pag-iisip niya ngayon is that of a child 7 to 8 years old. Siya yung mamay ko na inaalagaan ako. Hindi niya ginusto maging ganyan siya. Mamay kong mabait. At maganda. Mamay kong minamahal. Raising Mamay, ngayong April 25 na. Wow, trailer pa lang nakakaiyak na. Okay, bago tayo mag-start, tawagin po natin ang ating guests. Pag minention ko po yung name nyo, mag-hi na lang po kayo sa ating vloggers ngayon. Okay, start po tayo. Let's start with Starstruck 7 winner Shane Sava in her first lead role in a drama series. Shane, nandito ka ba? Hello po! Kay ka muna sa ating vlogger. Hello po! Hello po sa inyong lahat. People from the press, hello po! Thank you, Shane. Tawagin naman natin si Abdul Rahman. Ito, na-miss ko na itong batang ito eh. Hey po, miss you too. Hi everyone, sa lahat ng mga vloggers na nandito, sa vloggers na din. And I just want to say na I'm glad to see you guys again sa mga recurring faces na nakikita ko dito. And yeah. Thank you, Abdul. Tawagin naman natin isa sa mga pinakamagagaling na actress, si Miss Valerie Concepcion. Oh, thank you. Hello po. Magandang hapon, everybody. Thanks for being here. Thank you, Valerie. Si Tart ba nandito? Wala pa, no? Wala pa. Habol na lang siya. Next, tawagin natin ito isa sa mga pinaka-paborito ko eh. Isa sa mga kaibigan ko rin na isa sa pinaka-mahuhusay din na actress ngayon, si Miss Joyce Ching. Ayan. Hello. Grabe naman yun, Ate Tin. Maraming salamat. And good afternoon po sa inyong lahat na nandito ngayon. Thanks for being with us. Thank you, Joyce. Miss ko na rin to eh. Next, tawagin natin ang gwapo na si Bryce Eusebio. Hello po. Good afternoon po. Kamusta po kayo? Thanks for being here po. At ang binata na. Next, tawagin natin from Starstruck also, napakagandang si Ella Cristofani. Hi! Good evening po sa atin lahat. Good day po. Next, tawagin naman natin si Hannah Arguelles. Hello po. Good afternoon po to everyone. Ayun, yung ibang cast, wala pa po yata sila. So, pagkapasok nila, introduce ko na lang. Let's proceed with the question and answer kung ready na kayo. Sino pa ba nandito? Na-miss ko. Wala na ba? Ina po. Ayun, wait lang. Ayun, si Miss Ina pala. Sorry po. Next po. Naku, bakit ko ba na-miss? Sorry po, Miss Ina. Ayun. Miss Ina Fileo, isa sa pinaka-favorite ko rin to at isa sa mga pinaka-magagaling na actress natin dito sa ating industriya. Well, let's welcome po si Miss Ina Fileo. Thank you, Tin. Kamusta? Good afternoon sa ating lahat. Sana ay okay naman kayo ngayong umuulan.
Okay, Miss Ina, sorry po na miss ko, ang dami kasing names. First time ako mag-vlog ko na ang dami-dami cast. Ayun. Sige, let's start na po with a question and answer. Tawagin natin, una magtatanong si Alan Sancon from Stars Photog. Hi, Miss Tin. Hi, good afternoon, everyone. Hello. Isang maulang araw ngayon. Hello. Yeah. Hi, Valerie. Kamusta? Yeah. Yung tanong ko, ano, first, kasi ako yung unang question, di ba? So, syempre, curious din kami. And congratulations muna for your new project. Mukhang kakaiba na naman ito at very heartwarming ano, teleserye ng GMA. Di ba? Parang trailer pa lang nakakaiyak na talaga. Di ba? Yung first question ko, before my question to Valerie, personally, tanong ko lang sa lahat ng cast members kung ano yung paki-relay lang sa amin yung inyong character dito sa teleserying ito and how challenging yung character ninyo being a part of this. So, start muna kay Valerie. Hi, Alan. I miss you. Yes. Thank you for that wonderful question. Wow, Miss Universe. No, ako po dito si Silver Renasha. Ako po ay isang sikat na TV host na celebrity at pero battered wife. So, medyo complicated yung aking character dahil ang daming nangyayari sa kanya, maraming layers ng emosyon na kailangan. Kaya medyo ano, isa to actually, Alan, sa pinaka pinaka-challenging and pinaka-favorite na project na nagawa ko ever sa buong, sa ilang taon ko sa industriya. Dahil napakaganda po talaga ng story. Tapos yung role ko is talagang na-challenge po, na-challenge ako sa kanya ng bonggang-bongga kung paano ko i-a-atake yung mga eksena kasi sobrang complicated. Hindi ko lang kasi ma-explain nang mabuti kung paano naging complicated. Basta kasi 'di ba parang ang front niya is sikat siya na celebrity, ganyan, maganda. Tapos maganda, kailangan sabihin ko yung maganda, maling-mali. Oh, maganda naman talaga. Hindi naman may kakailaya. After description, ha? Hindi. So, maganda, sikat na TV host. Pero yun nga, pagdating sa bahay, sobra palang complicated kasi hindi siya close sa anak niya. Tapos, dinubugbog siya ng asawa niya. So, yun. Medyo complicated siya talaga kaya na-challenge ako ng bonggang-bongga. Thank you, Valerie. May question ako sa iyo later. Okay. Yeah. Yung kay Miss Ina naman, isa rin sa magaling na actress ko si Miss Ina. So, siyempre nagmano sa kanyang mga magulang. Hi po, Miss Tina. Long time no, si so. Kuya Ala. Nice to see you ulit. Ako naman po dito si Malu. Kapatid ako ni Ate Leti, played by Miss Ai. So ako yung parang the evil sister, ganun. Yung medyo insecure, parang basically insecure siya. Marami siyang hinanakit, marami siyang bubog, ganyan. And she takes it out on Ate Leti and si Abigail. Si Abigail na si Shane. Ayun, Sava. So, pagdating dun sa part na nag-regress na si Ate Leti, yun na parang kumbaga bilang opportunista rin, si Malu siya naman yung nag-take advantage siya dun sa sitwasyon. Ganun. So yun, very kontrabida. Pero actually sa totoo lang medyo nakakatawa din kasi yung character nga very ano siya, para palengkera, bargas, nakakaloka yung mga pinagsasabi niya. So ako naman usually na-enjoy ko naman talaga kapag mga kontrabida ganyan, lalo na yung the farther away from kung paano ako talaga magsalita ganyan, parang nakaka-challenge kasi. Plus, magagaling yung mga kasama kong artista, magaling yung director namin. So talagang, wala, enjoy na enjoy po ako sa experience.
Yun lang. Oh, isa ka na rin sa inaangang kontrabida ngayon. Eh. Pinepeg nila eh, di ba? Kasi palang takot na takot yung mga artista pag nag-kontrabida. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Yuna. How about si Shane naman? Speaking of Shane, si Abigail. So, paki-relay lang. Although pinakita sa trailer yung character mo, pero paki-expound lang yung character mo, Shane. Dito po, ako po si Abigail Sandejas, ang anak po ni Leti Sandejas at ni Bong Sandejas. So, isa po si Abigail po ay isang matulungin at mabait na bata. Tapos, mahal na mahal niya po yung pamilya niya. So, si Abigail po, gagawin niya lahat-lahat para mabuo yung pamilya nila and maging masaya silang pamilya. So ayun po, siya po yung mag isa po si Abigail sa diba to? Maaga po siyang magiging matured kasi kailangan niya pong pasanin lahat ng mga responsibilidad na ibibigay po sa kanya kasi nga dahil po nagkaroon ng brain regression yung nanay niya. So technically po si Abigail po siya po yung parang siya po yung magiging nanay dito sa storya ng Racing Mamay. So ready ka na maging nanay. Di ba? Dito sa character niya. Apo. Yeah. So thank you, Shane. Thank you. Thank How you about po. Abdul? Hi, Abdul. Hi po. Nice to see you again. Para sa akin naman po, as Paolo, he is really close to me na yung paano ako manligaw or mangasar kay Shane. Dun sa part na po yun, that was easier for me to get into. I think the harder parts talaga is generally as an actor, I admit na hindi pa ako ganun kagaling, kilaw pa ako. And yun lang po talaga yung naging major challenge is to be fully in the moment kasi yun yung pinaka naging parang criticism sa akin ng acting coach is to react lang and to be aware of my face actually kasi yung face ko po may pagka-sharp. So parang ang naging issue po sa akin, masyado po akong nagiging mukhang kontrabida in some scenes. So parang yun lang po talaga yung pinaka-biggest pointer sa akin ni acting coach is to be aware of my face. So congratulations, Abdullah. Thank you po, Sir Alan. Yeah. Yeah, yung next question, si Joyce. Yeah, dating child star ngayon, lumilevel na rin yung mga character bilang mature. Hi, Joyce. Hi, Kuya Alan. Hello po. Ako naman dito si Arma, road manager and pinsan ni Sylvia. So, ako yung parang siguro closest person that she works with in everything. Mapa showbiz life, career life, or personal life man niya. And parang tumatayo akong konsensya niya kapag talagang kagulong-kagulo na ang world niya sa mga pinagdadaanan niya in life. Thank you, Joyce. Si Hannah, I guess, nandiyan na rin sa akin. Hi po, I play Dwayne Liles. Ako po ang childhood best friend ni Abigail. And Dwayne Liles is a fun mixture of ano po siya. Sometimes siya yung rational thinker sa kanilang mag-best friend, tas sometimes siya naman yung very salita agad without realizing the situation she's in. So, she can be very comedic, pero she can also be very serious as a best friend. Yun po. Thank you, Hannah. I don't know, Miss Tin, kung nandiyan na ibang character, ha? Meron pa bang, may dumating ba na ibang mga cast na... I think nandito na po si Tart. Ayan. Sige. Ano yung character lang ni Tart? Hi, Tart. Uh,
Ate Tart, naka-mute ka po. Grabe, ang dami ko na sinabi. Pagkatapos ano. Hi, Tart. So, ano yung character mo dito? Anong role mo? Kumusta ka? Kumusta? Ganun? Yeah. Okay ba naman? O, yeah. Diba? Yan akong ano ko rito. Isa na naman akong ano, si Raulong kaibigan, syempre. Ako yung magiging katuwang ni Abigail sa pagpapalaki kay Mamay or makakasama niya, pasahan niya ng problema, siya absorber, lahat-lahat. Ayan. Oh, kaya as usual, isa na naman ako, Kengkoy, pero makakasama sa ano, pagdadalamhati at pag-iyak paminsan-minsan. Yan. All right. Thank you, Tart. Yeah. Well, congrats for your new project. Thank you. Nice to see you again. Ako din, sobra. Yeah, naglalagay ata yung ano. Yeah. Tin, meron pa bang ibang mga ano, character na hindi nakapagsabi ng kanila? Si Ella tsaka si Bryce. Yeah, so Ella, hi Ella. Yeah. Hi, good afternoon po. So ako po dito ay si Kelly Gomez. Si Kelly po ang schoolmate ni Abigail and ex-girlfriend po siya ni Paolo. So she will do her best to make ano Abby's life miserable. Pero although kahit masungit siya, hindi maganda ugali niya, meron din po siyang dubog, katulad din po na sinabi ni Miss Ina. Kasi galing po siya sa broken family. Lumaki po siyang walang dad, tapos yung mom niya died when she was around 4 years old. And yung meron lang yung ate niya. So siguro kaya nagiging ganito yung ugali ni Kelly because ang gusto lang naman talaga na yung feeling na magkaroon ng mahal sa nanay, which in a way, parang magkakaroon din po siya dito ng mother figure at abangan na lang po natin kung sino. Yun lang po. And siguro ako po, ayan, thank you po. Ah, yeah, sige. Sure. Go. Meron ka ba sasabihin? Yeah. Ah, yes po. And ako po siguro po medyo nahirapan lang po ako sa panggampan ng role kasi it is my first time may experience na role na ganito. So, in a way, medyo nahirapan ako. I really have to go out of my way. Kailangan po talaga like mag-focus, especially sa director, every time pinagsasabihin ako, I just really have to focus and listen. Yun lang. Thank you. Yeah. Si ano naman, Bryce. Hi, Bryce. Hello po. Ako po dito si Christopher. Christopher po is a spoiled brat son of Randy and Sylvia Renasha. Lumaki po si Christopher nang may galit sa at tampo sa ina kasi hindi po siya nabibigyan ng time kasi yung mom po is para kay Christopher mas pinofocus na yung career niya kaysa mabuo yung family namin, maging happy family po kami. Yes, ako po si Christopher rin po is best friend po ni Paolo. Si Christopher po ay drummer ng banda namin. Na-challenge po ako sa part na this is my first matured role po na may pagka bad boy. And yeah, since first time ko po, medyo na pressure po ako. And yan, yun po. Ako rin po, first matured role ko to. Opo. Char. Talaga ba? So I guess ako magsalita na lahat yung ano no, yung mga character. Yeah, yung last question ko tulad ng tanong, sabi ko kay Valerie. Hi Valerie, yung last question ko for you. Andiyan ba si Val? Sorry, naka-mute po pala ako. Yes po. Yes. Yeah. So, gaano ka naka-relate dun sa character mo dito bilang isang ina ka din na nag-raise ng isang dalaga na ngayon na anak, diba? Oo, so, ikaw, kasi so how challenging? Po, Napaka perfect po ng question ninyo. Kasi po actually yung part ng tawag dito, yung part ng pagiging ina ko, yun po sobrang ano sa akin, sobrang ang bilis ko, arin kailangan ko umiyak. Sobrang kong bilis na maiyak kasi yung naaalala ko kasi yung pong mga bagets dito halos kaedaran po ni Heather, yung anak ko. Mm-hmm. So, she's turning 18 this year.
And etong si Shane is 19, si Hannah rin 90. So halos kaedaran ng anak ko. Kaya pag kami mga eksena na tungkol sa anak-anak, sobrang nakaka-relate ako. Ang hindi lang ako makarelate, yung binubugbog ako ng asawa ko. Because praise God, hindi naman po ako binubugbog ng asawa ko. Yeah. So nasubay, Yes, Alan, sorry. Sabi ko, nasubaybayan namin yung paglaki ng anak mo, di ba? Nagsisimula. Di ba nga? Nagsisimula ka parang mag-raise. Dati, ganyan lang siya kaliit. Diba? Ngayon. Oo, kasing ngayon nag-18 na, di ba? Correct. Dalaga na. Ako kaya malamang nakarelate ka talaga sa karakter. Na. Wow. Yes. So thank you, Bala. Okay, kamusta kay Mami? Na-miss ko na tayo. Sige, sabihin ko. Wala lang siya dito. Pero sabihin ko, nice seeing you again. Yes, thank you. Thank you. Thank you, Tin. Thank you, everyone. Congratulations to your new project. Thank you po. Salamat po. Thank you, Alan. Next naman po natin. Alan. Tawagin natin next na vlogger, si Albert Abelido from Chicanes Ave. Hey! Mabuhay! Congratulations, everyone. Chicanes! Ayan. Yung first... Hi! Wala lang. Ayan, same first question ko muna kay Joyce. Joyce, kasi parang you started with a love team and all, tapos ngayon somehow you're detaching to that phase in your being an actress, ganyan. So ano yung mga naging payo mo kina Shane at kay Abdul, and reflecting on what happened to you in the past, anong masasabi mo sa setup ng love teams ngayon? Actually, hindi ko po sila napayuhan. Pero I would take this opportunity para payuhan sila Shane at sila Abdul. Well, parang siguro for me, enjoy lang talaga eh. Minsan kasi pag bata ka or teenager ka, parang pressured ka na kailangan mong gawin to kasi sabi ng manager, sabi ng ganito, sabi ng ganyan. Na nakakalimutan mo na i-enjoy yung kung nasan ka and kung anong meron ka and anong projects yung binibigay sa'yo kasi focused ka sa... kailangan ko ma-achieve ano yung sinasabi ng ibang tao. So siguro, ang pinaka-tip ko ay don't lose yourself. Alam ko maraming sinasabi yung mga tao sa paligid, yung management, yung parents nyo, or people ahead of you, marami silang sasabihin na mga bagay na dapat nyong gawin. But also, be reminded na you have your own parang standards, may sarili kang convictions, and don't be afraid to speak up pag feeling nyo parang, uy, violated yung convictions ko doon. Siguro sa mga love teams ngayon, ano yan eh, fun season siya. Kasi parang saya-saya lang dahil hindi naman siya like super seryosong mga, kumbaga, merong drama yung mga serye, may drama yung mga eksena. Pero most of the time, para ka lang talagang naglalaro. Kasi nga, yung mga kasama mo, ka-age mo, lahat kayo, young. And yun naman din yung nakita ko dito sa mga bagets dito sa Racing Mamay. Talagang sobrang enjoy na enjoy sila. Lalo na ngayon sa lock-in. So, most of them roommates, like yung mga girls, roommates sila. So, parang ang saya na nakakapag-bonding sila na everyday talaga magkakasama sila. Actually, napaghiwalay sila ng room, yung mga girls. Chinika ko daw, di ba? Napaghiwalay sila ng room towards the end. Tapos kinakwento nila na nag-iiyakan sila na pinaghiwalay sila ng room. So kumbaga, pag bata ka kasi, di ba, very happy ka pag nandiyan yung friends mo, very innocent lang, very fun lang. So wala, ang cute din ng mga bagets na ito. Ang galing, no, Joyce? Parang naalala ko talaga, ikaw kinocover pa kita ka-age mo nun si, di ba, si Nashane. Tapos ngayon, ibang level of, ano na, ang pagiging actress ng isang Joyce Ching. Ay, congratulations, dear. Dahil patuloy ka pa rin na nandito sa GMA Network. Ayan. Thank you so much. Ayan. And yung next question ko naman kay Shane. Oh my God, Shane, congratulations. Eto na, ikaw na ay isang ganap na leading actress. Antaray. Ayan. Oy, how do you feel about that? Yung parang ito na yun eh. Ito na yung break after the starstruck. Ito yung big break after the starstruck. And of course, paano naging isang nanay ang isang Shane? Yung una po mo ng question, ano yung feel ko? Up until now, para po akong
lumulutang sa ere. Parang hindi ko pa rin siya, hindi pa rin pumapasok sa utak ko na, hala, eto na yun. Alam niyo po yun. Tsaka sobrang honored po talaga ako and blessed po ako na pinagkatiwala po sa akin to ng GMA. Binigyan po nila ako ng trust. Binigay po nila yung opportunity po na ako yung mag-portray kay Abigail Sandejas. And up until now, sobra ko pong na-appreciate yung mga pag-appreciate po ng mga tao sa lahat ng pinagpaguran ko, mga efforts ko. Kaya ayun po, sobra pong nakakataba ng puso at the same time, sobra po pa rin ako na-overwhelm kasi up until now, hindi pa rin ako makapaniwala na eto na yun. So, ayun po, thankful din po ako kay God sa binigay niya pong blessing sa akin. And yung pangalawang question naman po, kung ano po ulit yun, sorry. Ano paano ka naging nanay? Paano pinasok yung pagiging nanay mo sa pagiging nanay sa character mo to think that you're only 19 years old? At first it was very difficult and very challenging kasi syempre teen pa naman po ako, so I have no, mayroon pa akong idea pero hindi ko alam na ganun pala kalaking role or kalaking yung kailangan, kalaking pagod or kalaking effort yung mga kailangan mong gawin para mag bilang nanay. Kasi portraying Abigail, sobrang ano po yung challenging niya. At first, nung mga una-una, syempre, hindi ko po siya na-feel kasi parang mga week one pa lang po yung mga tinetape namin. And then, nung as the time goes by po, syempre, mga week 7, ganun, doon ko na po naramdaman na grabe, ang hirap po pala talagang maging nanay. Ang hirap talagang ikaw yung magpapasan lahat ng responsibilidad. Isipin mo kung paano kayo kakain, kung anong gagawin mo para kumita ka ng pera, para makapagbayad kayo ng bills nyo sa bahay. So, very ano, tapos syempre isipin ko pa kung paano ko maalagaan yung mamay ko ng, and then paano din ako makakapag-aral. So, ayun po, ang dami pong mga pagdadaanan ni Abigail na mapapanood niyo po sa Raising Mamay. And ayun po, sobrang challenging kasi makikita mo doon na ano, na ang pinakamahirap na trabaho ay ang maging bilang ina. So, ayun po. Thank you, Shane. Alam mo, parang napipredict ko after this show, you'll be one of the parang next drama actresses of GMA to watch out for. Salamat. Yeah, congratulations po. Ngayon pa lang, Shane. Salamat po. Ayan. And last na lang kay oh, di ba? Excited kami, Shane, for that. Thank you for that, Valerie. And last na lang kay Bryce tsaka kay Erica. Kasi di ba parang kontrabida yung roles yun dito. Parang, anong tawag dito? Ready na ba kayo na biglang mabash kayo because of your characters? And after then, not, guys, 1 hour na to, Leslie. Sorry. Okay. Sige, yun po. Kay Bryce tsaka kay Erica. Ako po, ready naman po ako. Like, yeah, wala na rin po akong magagawa. And yung mga, para sa akin, yung mga bashers po ang magpapasikat palalo ng show po na ito. Yun po. Correct. Thank you, Bryce. Erica? Oh, was it Erica? Ano ba? Ella po. Oh, Ella! Sorry, Ella. Kanina pa nag-chat po kami ni Abdul, sabi niya, ikaw ata, Ella. Sorry, dear. It's okay po. Actually, nakaraan po, nag-usap po kami ng mom po. Sabi niya, paano yung pag may mag-bash sa'yo? Sabi ko sa nanay ko, okay lang. Feeling ko if awayin man ako ng tao, magalit sila. Alam ko I did my job right. So, the more you hate, the more you love. I believe in that. Hinanda ko na po yung sarili ko way before, so panatag na po yung loob ko.
Naku, good luck. Good luck sa pagbo. Ay, but then, tama ka. I mean, tama yon. If mabash kayo, ibig sabihin, because of your character merely, you did a great job. Congratulations in advance. Thank you. Thank miss you. Miss you, Tart. Miss you, Mars. Thank you, po. Si Arthur. Thank you. Salamat po. Miss you, Mars. Thank you, Albert. Ngayon tawagin naman natin from the Manila feed si Chad. Thank you, Tin. Hello. Hola. Epo. Kailan ba ibaliktad yung camera? Ayan. Hi! Congratulations! So for my first question, ayan, congratulations kasi napakaganda ng story ng Racing Mamay. Parang sa trailer pa lang, no? Dalang-dala na kami. So for my question kay Shane, ayan, congratulations, Shane, sa big break na nakuha mo. So for my first question, dahil ang ganda ng mga eksena nyo ni Miss Ai, if you can share to us yung naging working experience mo with her and hindi ka ba na-intimidate sa kanya nung simula? Siyempre po, at first, very, hindi naman po na-intimidate. Like, parang, very, ano, yung, na, paano ko po ba explain? Yung parang, hindi ako makapaniwala na, nakakasama ko na siya sa isang show. Tapos, nayayakap ko siya, nakakausap ko siya. Kasi, parang, siyempre po, growing up, siya pa yung napapanood ko. So, parang, andun ako parang kinikilig ako. Hindi ko ma-explain yung pakiramdam ko. Halo-halo, mixed emotions. So, ayun po. Yun po yung una kong naramdaman nung nakasama ko siya. And very, ano, parang nahihiya. Siyempre, kasi parang siyempre, veteran, tapos si Miss Ai de Las Alas. Pero she made me feel po, ano, comfortable and very approachable po kasi si Mamay. And very loving po siya as a person. Sabi niya sa akin, tawagin mo na akong ma... Alala ko pa po to nung unang-una po naming scene. Kasama po sila Tita Tart, si Dwayne, tsaka si Mamay. Ano po, ang sabi po ni Mamay sa akin tsaka nila ni Tita Tart, tawagin nyo na kaming Mamay, tapos tawagin nyo kong tita, parang ganun. Kasi para, ano, ma-feel nyo talaga na kayo talaga yung character nyo kahit hindi nag-take. So, ayun po, very, ano po sila, approachable and very loving and caring. And, ano po ulit yung pangalawang question kung ano po yung... And how fun and challenging for you portraying yung role ni Abigail? At saka paano papasok yung character ngayon ni Abdul? Paano kayo magkoconnect? Ganyan. Ano po, kung gaano ka-challenging, yung kasama po si Mamay, ano eh, siguro po nagkaroon na din po kasi kami ng bond and ng connection. Kaya kahit po, meron pong time, nung isang beses, ano, sa tinanong niya lang po ako, uy, nak, nabasa mo na ba yung week 7? Tapos sabi ko, opo, Mamay. Tapos nag-iyakan kaming dalawa kasi sobrang bigat talaga nung week 7 na yun, as in grabe. So parang may mga ganung times po kami and very challenging po siya kasi, ayun nga po, may idea po ako kasi konti sa pagiging nanay, pero hindi ko alam na ganun pala siya kahirap maging nanay. So, very, ano po eh, ang dami kong mga ginawa sa soap, sa Racing Mamay na mahirap and mabigat. Kasi mostly po, ano eh, iyakan, ganyan, and mabigat sa puso talaga. Kasi for me po, malapit po talaga sa puso ko tong Racing Mamay kasi it's about family, it's about a mother, motherly love. So, ayun po, kapag ginagawa po namin yung mga scenes, minsan nahihirapan po akong bumitaw kasi it's very close to my heart. So, ayun po, yun po yung isa sa mga challenges for me. And yung kay Abdul naman po, kasi friends po sila ni Chris, tapos si Kelly, jowa, girlfriend niya. So, ka-schoolmate ko po kasi si Kelly. Tapos yung meat shop po kasi na pinagkukunan namin for Tocino, sila po yung may-ari. Kaya po,
nagulat po kami sa isa't isa na, ikaw pala yung may-ari ng meat shop na yan. So kaya doon po kami nagkakilala. And ang una po namin encounter is, tawag dito, naniningil siya ng utang sa amin. So ayun po. Thanks, Ashane. For my next question naman, this is for Abdul, Bryce, Joyce, and Ina. Ayan, since yung series ninyo, parang ipinakita doon yung sakripisyo ng isang ina sa anak at anak sa ina. In real life ba, nakarelate kayo or meron kayong nakitang similarities ninyo sa character ni Abigail na kung saan nag-sacrifice siya para sa mother niya? We can start with Abdul. Marami po. Firstly, I can relate heavily to the yung nangyari po kay Letty na nagka-injury po siya tapos na-hospitalize and all that. At na-experience ko po, as I said dati, na ako po talaga yung full-time nag-alaga sa mom ko and ako po talaga yung naghanap ng ways para makasurvive kami through those really harsh few months that felt like years. Anyway, ayun lang po yung gusto ko sabihin. I don't wanna get too heavy again kasi as in po nadadala po ako. Pero kung naisagot ko po yung tanong nyo na, ayun nga po, it really hits close to home, raising Mamay, and yung interaction po ni Abigail and ni Letty. Kaya po, pagka meron po akong scene, especially with Letty, and especially pagkakasama yung dalawa, at tapos malungkot po yung scene, or kahit anything really, it hits close to home. Thank you, Abdul. How about for you, Miss Ina? Sa akin naman kasi, hindi ko naman masasabing nakaka-relate ako dahil medyo extreme yung nangyari kay Ate Letty at Abigail, kumbaga, dahil talagang completely naging bata si di ba, si Ate Ay doon sa kwento. So hindi naman ganun si Mommy, very able, very sharp, no? But there have been a lot of sacrifices na hindi niya hiningi sa akin na ako mismo pinili kong gawin because I love her a lot. Makananay talaga. And if you know my mother, she's not the most expressive mom. Hindi siya ma-physical na hindi kami ganun. Well, siya, ako medyo ganun dahil mihalo ni Daddy. Pero yun, and yung sa amin kasi medyo manipis, pero yung it's more emotional and mental yung support na ibinibigay ko sa kanya. Na pakiramdam ko ngayon na nasa edad ko ngayon, para bang kumbaga dati mother daughter, nagiging magkaibigan kayo. Sometimes parang ako pa yung nagiging nanay in a way, like especially when Daddy passed away, na na-realize ko sobra niya palang dependent sa kay Daddy in terms of making decisions for everything, including malilit na bagay like anong kakainin ko, anong gagawin ko dun sa nasira sa bahay, yung lahat ng mga ganong klaseng, maraming ganong klaseng decision, maraming bagay na nakadepend siya talaga. Na when he passed away, parang nagkaroon kami ng usapan na nasabi niya sa akin na parang wala na akong reason for living. So syempre ako parang, hello, parang andito pa ako, ganyan. So parang it was more of that, Kuya Chad, kasi syempre hindi naman as extreme nung kay raising Mamay. Pero yun yung akin, yung parang sometimes you have to be the support that your mother needs, kasi kuminsan, tao lang din yan yung nanay mo, na parang kung kaya mo naman, ikaw ang maging strong para sa kanya. Ganun. Mahirap na isagutin. Yeah, we understand. Magkaroon ka ba naman ng nanay na Loris Guillen at
medyo Kelly Delgado. Yes po, ayan. So next, we have, how about for you, Bryce? Hello po, Sir Chad. Ako po, yeah, syempre, meron po ako mga sacrifices sa parents ko. Pero, maliliit lang po. Like, hindi po kasi extreme talaga nung sacrifices ni Abigail for Letty. Ayun. Kasi, yeah, thankful din po ako sa parents ko na mas pinipili po nilang sila muna yung mag-sacrifice kesa yung ma-feel ko po na ako po yung mag-sacrifice para sa kanila. Yun lang naman po. Parang konti pa lang naman po. Maliliit pa lang naman. Hindi po ganun kasabi po ni Miss Ina na extreme po talaga. Natulad kay Abigail. Thank you, Bryce. And for you, Joyce naman. So it's either dun sa anak sa ina or dun sa ina sa anak. Actually, yun nga po ang sasabihin ko. No? Parang the other way around naman kung paano mahalin ni Mamay si Abigail. Kasi even if parang nag-regress na to 7 years old yung age niya, yung bond nila ni Abigail, hindi siya nawala eh. And mapapanood nila yun sa story na kahit parang 7 years old siya mag-isip, yung pagmamahal niya kay Abigail, same level pa rin na kung paano siya before nag-regress yung age niya. And I think I can relate that sa love ng parents ko for me. Siguro yun din yung isa sa gusto naming makuha rin ng audience ng Raising Mamay, na ma-appreciate natin yung love ng mga mommies natin sa atin. Yung mga quiet sacrifices na parang hindi natin masyadong napapansin, na hopefully ngayon mas bigyang pansin ng mga tao. And yung mommy ko kasi hindi rin po siya masyadong expressive, hindi siya ma-words na tao. Parang hindi niya i-announce yung mga ginagawa niya, yung mga sacrifices niya, ganyan. Pero parang at the end of the day, lalo na nung kinasal na ako, nung when I got married, na parang ako na yung gagawa ng lahat for myself. Parang dun ko nakita lahat ng sacrifices na ginagawa sa akin ng for me ng mommy ko. Like before, siya yung nagda-drive sa akin going to work. Siya yung nag-aayos ng mga gamit ko. Na parang kahit sobrang puyat siya, pagod rin siya sa taping kapag sumasama siya sa akin, pagdating sa bahay, siya pa rin yung magluluto, mag-aasikasa ng ibang mga needs ng mga kapatid ko, mag-aasikasa sa dad ko. So kumbaga talagang yung trabaho ng isang nanay ay 24/7. So hopefully, through Raising Mamay, makita rin ng mga audience kung gaano kagrabe yung pagmamahal ng mga ina sa anak. And at the same time na kaya ring ibalik ng mga anak yung pagmamahal na yun. Kung kakailanganin ng mga anak na maging ina, kaya din nilang ibigay yung pagmamahal na yun sa mga nanay nila. Thank you, Joyce. Ang ganda ng sinabi mo. And at the same time, yung Raising Mamay is very timely dahil malapit na ang Mother's Day. So again, congratulations to everyone. Thank you. Thank you, Chad. Ngayon naman tawagan natin si James from Showbiz Ganap. Hi po. Good afternoon. Yung first question ko for Miss Valerie, Tart, Joyce, Sir Gary, and kay Miss Ina. Sa dami nang nagawa niyong roles and project, paano niyo sa tingin na iba tong role or paano nag-stand out itong role niyo sa Raising Mamay? Muna na kayo. Walang gusto sumagot doon. Miss Valerie na muna. Hello po. Paano nga ba? Hello, James. Thank you for that wonderful question. Yun na no. paano ba na iba yung role ko dito? Ang hirap. Okay. Kasi normally po, sa mga teleserye na nagawa ko nitong, yung mga recent teleserye na nagawa ko po, full kontrabida mode on. Ganon. So, dito po sa Raising Mamay, hindi po siya sobrang sama na character. Hindi po sobrang sama si Sylvia. And, actually, parang eto nga yung teleserye na parang pinakamaraming iyak na scenes na ginawa ko. Sobrang dami kong iyak na minsan hindi ko na alam kung paano bang atake ng iyak ang gagawin ko dito? Hahagulgul ba ako? Silent cry? Yung tumutulo lang ba yung luha? Nakaganoon ka lang habang nagsasalita? Yung gano'n, sa sobrang daming umiiyak na scenes. Ang tawag dito, minsan naubusan ako ng paano ko atakihin yung eksena na parang,
ayoko po magkapare-pareho na sunod-sunod umiiyak ako na eksena, tapos parehong iyak ko dito, tapos sa susunod eksena, pareho din yung iyak ko. Yun, ganun. So, yun po, sobrang iba siya kasi hindi siya yung full kontrabida mode na laging masungit, laging galit. Marami po talagang layers yung character ni Silver Renasha. Kaya naman po talagang na-challenge ako na gawin ito. At isa po ito sa, masasabi ko po talaga na isa ito sa pinaka-paborito kong roles na ginawa po sa buong showbiz career ko. Ay, bongga. So, parang more on emotional pala to, hindi siya yung more on parang galit na Valerie ang makikita dito. Oo, yes. Kaya ibang-iba po talaga ito sa mga ibang roles po na nagawa ko. Maraming layers ng emotions po na makikita nyo dito na ginawa ko po. Ay, bongga. So, pero parang ano pala to? Parang other side talaga yung makikita dito, no, Valerie? Yes, Miss Valerie. Po. Ang bongga. Nakaka-excite naman yan. For me, start naman. Ako rin naman. Po excited na ako mapanood nyo. Ang pinaghirapan yes. Namin. Salamat po. Salamat po. Thank you. Kay Mars, start naman. Yes, Mars. Mars, ayun. Anong kaibahan? Iba to? Oo. Hindi pa na naiba to sa mga nagawa mo? Kasi sunod-sunod din ang project ni Miss Tart Carlos. Very in demand. Wow, kasi nga kumari kita. Oo. Hindi, ano to, syempre, ano, masasabi ko na kakaiba to, hindi naman ako katulong, lady guard naman ako this time. Charot! Hindi, ano, syempre, you always play as a best friend. Pero, ibang klase kasi to, masasabi ko na hindi lang magpapatawa ang gagawin ko rito. Magpapaiyak ako. Yung ano pagmamahal bilang kaibigan papakita ko dito on a different level kasi ito na yung ano alam mo yun yung makikialam na ako yung hindi na ako papayag o kailangan ko na tong gawin yung ganon kasi best friend ko to eh walang pwedeng gumawa sa kanya nito parang ganon so to the highest level ito rin naman ay masasabi kong acting piece. Kasi rare naman nating magawa to dahil lagi tayong nasa comedy, lagi tayong very very light lang pero sa totoo lang itong performance ng lahat ng tao rito including me I can suggest that na talaga namang ibinigay ang lahat-lahat para sa mga manonood para makarelate kayong lahat na ito naging feeling namin sa dawat kalahating buwan na nandun kami. Ayan sa role na yan. Bongga. So parang more on din, parang ganun din. Hindi naman nakakatawang side. Very heavy drama na Miss Tart Carlos to. Medyo may nakakatawa pa rin kasi syempre ipapasok na natin yung kailangan naman may konti tayong may lightness kasi ganun naman talaga yung buhay eh. Sometimes we are light. Minsan nga problema natin pinagtatawanan natin or ginagawa nating katatawanan. Pero basically this is much more heavier. Oo. Mature role to. Mature, charot. Thanks, Mars. Nakaka-excite naman yan. Kay Joyce yeah. Naman. Chad, sorry, bago ka mag-continue, welcome muna natin si Miss Ai. Kakapasok na po niya sa room. Miss Ai! Hi, Miss Ai! Mariko! Hi, Ate Ai! Hello! Hi, Mamay! Miss Ai! Hi. Mag-hi ka po muna sa ating guests dito po sa ating vlog ko. Hello po. Hello po sa inyo. Pasensya na kayo, nandito ako sa labas. Okay lang po. Thank you, Miss I. Sige. Thank you rin. Okay, Chad. Continue ka na po. Ago. Kay Joyce naman. Mars, ikaw naman pala. Mars! Anyway, yung role ko naman dito, very different siya kasi parang siguro sa mga previous shows na nagawa ko, either extremely bad or extremely good yung characters na pinaportray ko. So dito, medyo in the middle. Yung mabait naman siya, mabuti naman siyang tao, pero willing to break yung goodness na yun para pagtakpan yung mga tao sa paligid niya. Para makatulong. So medyo mas pagano'n yung character ko ngayon. Not bad, not good.
So makikita pala yung ano dito, parang meron ba siyang parang ano din, parang palaban na side and sweet side, parang gano'n, yung joystring na makikita dito. Pag kinakailangan, lumalabas yung pagiging palaban. Pero most of the time, very kalmado, very relaxed, very maayos ang takbo ng pag-iisip. Parang gano'n. Ang bongga naman niya. Thanks, Mars. Next naman kay Sir Gary. Nandiyan na po ba? Wala pa po ba si Sir Gary? Nandiyan siya. Okay. Kay ano na? Kay Miss Ina. Parang na-disconnect po si Sir Gary. Sorry. Ah, okay. Kay Miss Ina na lang po. Sige. Ako naman, hindi naman siya yung pinaka-challenging emotionally na role. Pero ito yung sa tingin ko pinaka-challenging in terms of physicality. Kasi talagang I tried to change hindi lang yung pananalita pati yung kilos. Yun yung pinaka naging challenge sa akin dito kasi very ano nga palingkera. So parang nag-peg ako ng isa sa mga friends ko na Becky na parang medyo emotional siya talaga. Sobrang fun niyang kasama, yung ganun, malakas yung personality, pero madali siyang ma-hurt, parang sensitive din. So medyo siya yung pineg ko para pag hiningan nila direct ng parang, oy, yung ganun, yung very, you know, baklang-bakla na ano. Pero pag nag-snap din at yung pag kailangan ko nang gulpihin sila, ano, sila Ate Ay at sila Shane, kailangan meron ding ganun. Yun yung challenging kasi actually may mga days na nalalaglag ko ng konti. Thankfully, sobrang bantay na bantay ako ng aming program manager, pati sila direct. Yung bubulungan lang ako, Ina, i-ano mo pa, bargas mo pa, ganyan. So, you know, yun yung naging challenge kasi I wanted it to be different. Gusto ko naman na, syempre, sa dami na rin nga, yun nga, marami tayong nagagawang role and as much as possible, gusto mo maging ibang tao yung bawat character na nagagawa mo. So feeling ko naman dito, bilang napanood ko kahapon yung first episode, hindi ko matignan yung sarili ko, yung parang yak, yung medyo naiyayak ako sa sarili ko. So natuwa naman din ako in a way kahit nadiri ako sa sarili ko, sa at least na ano ko naman, mukhang na-achieve ko naman yung gusto kong mangyari. Ganun. So yun ang challenge. So ibang-iba pala 'to sa Miss sa sophisticated na Miss Ina lagi na napapanood. At saka kasi ako as a person, mas ang style ko mas subtle. So kahit sa pagmamaldita, mas manipis ako talaga magmaldita in real life. Pero dito, ano siya, kailangan yung mas bukas na expression. Mas loud. Loud na loud siya. Loud siya talaga. My gosh, as in. So yun, pati sa dialogue. Pero at saka, gusto ko lang idagdag, si Ate Tart, di ba sabi niya, hindi lang siya comedian, hindi lang siya dramatic actress dito. Action star din siya dito. Ay, kabog! May action so may stunts dito. Pala si Mars Tart, yes, na abangan dito. Pero, hindi mo kaya, Mare, kasi ginulpi din ako niya, nang gigigil ako siya. Oh, as in. At saka hindi siya makalet go pag may action eksena afterwards. Talagang kailangan magpagpag. Ganun siya ka-committed sa pagiging action star dito. Ang bongga naman na Lady Guard ni Start Carlos dito. Pasabog. O baka pwede ko rin siya itanong kay Miss Ai, yung same na question dun sa kila ano, kila Miss Valerie and Miss Start. Miss Ai? Yes. Ayun po, same question po. Sa dami po nung nagawa niyong roles and project, paano niyo sa tingin na iba or nag-stand out yung role niyo po for Raising Mamay? First time kong gumanap na nanay na isang ano, na may regression. So, imbis na yung mga dati kong roles na ako yung nanay na nag-aalaga, ngayon ako naman yung inaalagaan ng anak ko. Mas nagibang mahirap yun, Miss Ai, dahil parang, dahil parang sa dami ng pagiging nanay role nyo, laging kayo yung parang caring talaga, yung all out na nanay lagi. Naging mas challenging ba yun, Miss Ai? Caring naman ako dito nung
okay pa ako, yung hindi pa ako nababaril. But nung nagkaroon na ako ng regression, choice yung anak ko, kundi siya yung talaga mag-alaga sa akin. Kasi isip bata na nga ako. Challenging kasi kailangan ko maging bata. Kailangan ko maging baby. But at the same time, yun nga, yung mga physically, binubugbog ako ni ate, ay ng kapatid ko. So, a-acting ako na paano ba binubugbog ang bata. Ganon. Yun lang po. Thank you so much. Last question ko na for Shane and Abdul. Paano nyo sa tingin nakatulong yung bawat isa pagdating sa mga work or personal life nyo? And mas prefer nyo din ba na magkasama kayo lagi sa work? Or gusto nyo din parang nagbe-break every now and then? Like yung sa work ka? Ko, Abdul. Alam ba, ladies first? Pero sige. To answer the first question, for me, si Shane po, ang weird kasi yung nakakatulong po sa akin is yung pag-support ko sa kanya. I have, parang I got something to look forward to. Parang proud dad. that's one of the enjoyable factors for me pagka nakakatrabaho ko si Shane. I like supporting her, I like seeing her grow, and pagka pagka nagkakamali siya, ako yung magsasabi sa kanya, pero in our private time ganun. For me naman, I thoroughly enjoy working with Shane. Kasi nga po, I don't think I can work with another ka-love team as well as with Shane. Kasi nga po, yun po talaga, may napagsimulan na po kami sa Starstruck. We've had our laughs, we've had our tragedies, and I've enjoyed all of those moments together. To answer your second question naman po, if gusto po namin palagi po kami magkasama, of course, gustong-gusto ko po yun mangyari at maituloy po yung career namin together as a love team. Siguro kung bibigyan po kami na parang mga solo na serya, kaya solo na movie, that would be nice as well. Para ma-explore rin po namin yung sarili naming capabilities on our own, outside of love team, that would be great. Pero parang I think mas better po for us na palagi po magkasama, in my own humble opinion. Ang bongga, parang ang deep nun love naman and appreciation ni Abdul kay Shane. Parang papasana all ka na lang kay Shane. Mag-uwi na Shane, ikaw naman. Ano po ulit yung question po? Para po. Naku, parang na-distract ka ata doon sa sinabi ni Abdul, ha? Shane, ha? Paano niya sa tingin nakatulong yung bawat isa sa personal life at siguro sa work din? Then, gusto niya ba na parang lagi kayong magka-work? Paano po nakatulong yung isa't isa sa work mo? Yung parang personal relationship niya and yung work relationship din niya, syempre. Siguro po, nakatulong po siya kasi yun nga po, yung closeness po kasi naming dalawa. And of course, kasama ko na po kasi since Starstruck si Abdul. So ano po, yung hindi naman sa sobrang kabisado. Like parang ano po, alam ko na kung paano kami pwedeng mag-work together. So ayun po yung siguro yung kung bakit kami parang ano, paano ko ba explain? Like parang siyempre po kasi since Starstruck kasi magkasama na po kami, tas kami na yung pinagtatambal together and sobrang close namin. Ayan po siguro yung mga reasons kung bakit napapadali yung trabaho po. And ano po yung pangalawang question again? Kung mas gusto niyo ba na magka-work lagi or parang mas prefer niyo na may break on times? Yung parang gagawa kayo ng project together pero bigla magbe-break naman na parang solo project, then kayo ulit.
Ako po, ano, okay po ako both ways. Pero syempre po, gusto ko po na kasama ko si Abdul. Syempre. And kasi, ano eh, so, madali po yung trabaho kapag kasama siya. And, ayun po. Pero, if ever po na bibigyan ako, if ever na kahit ano po ibigay sa akin ng GMA or i-offer po sa akin, ako po go lang po ako dyan, laban lang ng laban. And, tatanggapin ko po ng buong puso. Syempre po kasi, yun po yung ano eh, yun po yung binigyan na opportunity sa iyo. And of course, binigyan ka po ng trust ng GMA. Kaya, parang alam po nila na ayun yung mas makakabuti sa iyo. So, both ways po, okay po ako. Pero syempre, mas gusto ko pa rin po talaga na makasama si Abdul. Ang bongga. Thank you so much. And congrats sa Racing Mamay sa inyo lahat. Thank you so much. Thank you, Ms. Tin. Thank you, James. Andito na rin yata si Sir Gary. Hi, Sir Gary. Hello. Hi, Sir Gary. Ay, sige, tanong ko na yung tanong ko din. Sir Gary, paano nyo sa tingin yung role na to na iba sa mga nagawa niyong role before po? This is no. Ngayon lang akong nakagawa ng Google Pay talaga. Sa dami ko na nagawang character. This is no. Bago siya. Ayun po. Thank you so much pa, Sir Gary. Salamat. Thank you, James. Ngayon tawagin naman natin si Trixie Daos. Hi! Hi, everyone. Congratulations to your new show. And ayan, ang first question ko, narinig naman ako na. And ang first question ko kay Miss II. Ayan, so Miss II. Yung lahat ng karamihan ng mother roles mo, or actually all, usually ikaw yung nag-aalaga sa mga anak mo and being protective, like school bus, the ninang, ganyan. And even almost crossing the borders of morality. But dito sa Raising Mamay, it's the opposite. So, ano yung real life experiences which help you prepare for your role na ikaw naman yung inaalagaan? Hindi na muna ako magbi-video ha, kasi may ginagawa kasi sa ulo ko eh. Ano na lang. Okay lang po. Audio na lang. Siguro, ito kasi may immersion kami ng mga bata eh. Na, ayun, parang inaral ko yung mga kilos nila. So yun, basically, ang nagawa ko. And then, first time ko kasi na ako yung aalagaan eh. So, pero in fairness naman, inaalagaan naman ako ng mister ko. Kaya alam ko rin naman paano maalagaan paminsan-minsan. So I think hindi naman mahirap. I think mas mahirap yun para kay Shane. So another question for ano naman, Shane and Abdul. What did you learn from working with a... And si ano na rin pala, si Ella. What did you learn from your scenes from working with a veteran like Miss II? For me po, sobrang dami. As in, sobrang dami. Bukod po kasi sa mga advices and sa mga pag-uusap or ma-experience po nila na kinukwento po nila sa akin or mga advice po na binibigay nila sa akin, grabe po yung experience eh. Kasi para po siyang roller coaster ride na parang... ano, every day may natututunan kang knowledge from them. Every day may natututunan kang wisdom from them na talagang maibabaon mo po through your journey. Mababaon mo siya habang buhay, lalo na makakatulong talaga yun sa craft ko, which is ano po, acting. Kahit sa iba po pong bagay, kahit sa mga diskarte sa buhay, ganyan. Yun sa mga love life, career, as in lahat po. Kaya ano eh, parang sobrang lapit na po nila talaga sa puso ko. Tinuturing ko na po silang pamilya. So ayun po, parang ko silang nanay talaga po in real life. Thank you. And how about Abdul?
For me, first of all, hangang-hanga po ako kay Miss I dahil po sa dedication niya sa prof niya. Yung ano po, yung pag-maintain niya po yung character niya as Letty, kahit kung off-cam and even pagka naka lunch break kami, maririnig niyo po yung boses niya na pang-Letty pa rin. Tapos if I would para sa akin po ang naalala ko po sa kanya are the likes of si Sir Mon Confiado, yung mga ganun po talagang dedicated sa craft nila, yung talagang mine-maintain nila yung character nila even off cam. So parang I wanna be like that. At ang na-realize ko po, sobrang hirap pong gawin nun. As in, I remember this one time, naglaro po kami kaming teen cast na Uno, yung Uno cards po. Yeah. Tapos yung parang challenge po sa amin, kailangan maintain our character, our respective characters throughout the entire game. Oh my God. Hirap. So, yung mga natira po kaming unang nanalo was si Ella pati si Lay, so out na sila, so safe na sila. Kasi po ang rule po, if we break character, magdadagdag ng cards sa amin. So as in, hindi po talaga dapat mag-break ng character. Na-realize ko po na ang sakit po sa ulo mag-maintain ng character for an hour. So yeah. Thank you. How about Ella? I'm sorry po, may nag-welding po kanina. Ano po ulit yung question? ano yung natutunan mo working with veterans like with a veteran like Miss II, yung sa scenes and everything? Ayan, thank you po. Sobrang dami ko po natutunan, especially kala Miss II, kala Miss Ina, Miss Val, Miss Joyce, and to so many more, pati po si Tito Gary. Naalala ko, hindi ko po makakalimutan one time po, no, medyo baguhan pa po. Medyo parang nag-start pa lang po yung lakin. Minsan po, pag nahihirapan mo ako, nakikita po nila and they'll approach po nila ako, talagang kakausapin nila ako and they'll explain the little details of it. And super na-appreciate ko po yun from the little things pa lang po. Parang nakikita ko talaga na kung gaano po sila dedicated to their work. And nakikita ko rin po kahit nasa set pa lang po kami and how they explain to me. And I really appreciate it po. And sobrang nakaka-overwhelm po talaga. Yun po talaga, super na-appreciate ko, na-overwhelm po talaga. Thank you. Ayan. Balik tayo kay Miss I. I have another question. May times ba na na naleleti mo yung mga kasamahan mo sa bahay or si Gerald ganyan? Ah, si Gerald. Si Gerald minsan kasi tinatawag niya akong mamay eh. So sinasagot ko siya ng mamay. Sabi ko, bakit darling? Papalo ko ikaw darling. Ayan. Hello? Yes. Wala. Ayun. Thank you. So ayan, my question naman ako about kung ano yung memory niyo sa nanay niyo na tumatak talaga sa inyo. For different actors dito. Let's start with Joyce. Yung memory mo sa mom mo na talagang tumatak sa iyo and nakapagpahubog sa iyo. Siguro, top of the mind ngayon ay siguro nung sa wedding ko, nung magsa-speech na, para kasing before ako ikasal, talagang yung mommy ko yung isa sa pinakahirap na mag-let go, isa siya sa pinakahirap na tanggapin na parang hihiwalay na siya ng bahay, hihiwalay siya ng tirahan, ganyan. So sa wedding siguro, yun, nung magsa-speech na siya, since yung mommy ko nga ay hindi talaga siya expressive with her words, parang nung time na para magsalita siya, puro iyak, as in puro iyak, puro hangin. Tapos sinasabi niya pa na hindi ako makakapagsalita kasi naiiyak talaga ako, ganyan. Pero
ang ending super haba, super dami niyang nasabi dun sa speech niya. So kami talagang lahat, sobrang tawang-tawa kami. And yung mga relatives din ni Mommy, parang, oh, nahihiya ka pa pala niyan, oh, wala ka pa palang masabi niyan. Eh. Pero parang it goes to show lang na since nga hindi siya masalitang tao, yung ang dami niyang unspoken words na siguro dahil aalis na rin ako sa house namin dahil nga ikakasal na ako, parang doon niya nailabas lahat. Parang nagkaroon ng outpouring ng pagmamahal niya sa akin through words during the wedding. So yun yung sa akin. Siguro. Thank you. How about, andito ba si Valerie? Andito pa si Valerie? Yes po. Sorry. Hi. Ano ulit yung question? Sorry. Yung question is, ano yung memory mo sa mom mo na sobrang tumatak sa'yo and nasasabi mong nakapagpahubog sa person you are now? Ay, naku, malaking-malaki po ang influensya sa akin ng mami ko. Usapang nanay, tsaka anak, naiiyak ako eh. Sorry. Itatawa ko na lang, Char. Hindi, yung kasing pagiging matiisin ko at pagiging, tawag dito, yung sinasabi nga ng asawa ko, yung birthday greeting niya sa akin last December, sabi niya na yung pag-aalaga ko sa kanya, kahit hindi pa niya sinasabi sa akin, alam ko na kung ano yung susunod niyang kailangan. Alam ko na kung ano yung parang English kasi, nakalimutan ko kung ano yung sinabi niya. Sabi niya is parang even if I don't ask for it, parang you already know what I need. So yung ganun na pag-aasikaso, nakuha ko rin po yun sa mom ko. Tapos yung pagiging pasensyosa din na parang pag may pinagdadaanan na parang, ha, bakit mo natitiis yan? Sasabihin ganun na ibang tao, ano, ganyan, bakit ganun? Sa mami ko rin po yun nakuha. Malaking ano, kasi simula bata ko kahit ngayon nag-asawa ko, magkasama pa rin po kami ng nanay ko sa bahay. Kasi yung husband ko is nasa Guam. So pag pupunta ako doon lang kami din nakasama. Pero pag nasa Pilipinas ako, magkasama po kami sa bahay. So talagang malaking-malaking impluensya po talaga sa akin ang mom ko. And naalala ko rin nung wedding ko, tawa ng tao yung mga tao kasi yung iyak niya noon, nung time na yun, parang namatayan. Yung hagulgol talaga na may papadyak pa, ganon. Na talagang... ganun po kaming ka-close ng mom ko. Kasi even before, lalo na ng mga teenage years ko po, lagi ko po talaga siyang kasama sa taping. Hanggang ngayon, pag may mga out-of-town show po ako, siya po talaga yung kasama ko palagi. So talagang malaking influensya po yung nanay ko. Kumbaga, kung ano ko ngayon, siguro mga 3/4 noon nanay ko po. Pero lang yung pagiging bakla at maingay. Very matahimik. Tahimik lang po kasi yung nanay ko talaga. Kaya nagtataka sila, kanino ka ba nagbana? Ganun. Tahimik lang po din kasi yung nanay ko. Pero yung lahat ng ano yung maasikaso, tapos yung pasensyosa, lahat po yun sa nanay ko po talaga na po. Cute naman ang ano yung relationship. Emotional talaga mommies no, pag pwede. Opo. And so, ano naman, Ina naman, ikaw, anong memory mo sa mom? Ako kasi, syempre marami talaga, no? Pero yun nga, talagang when you ask the question, yun din ang unang pumasok sa isip ko yung wedding. Kasi, ayun nga, like I said, si mommy, hindi siya talaga the most expressive, hindi siya talaga madrama, ganon. So, nung wedding, wala lang, talagang I have a picture of her. Wala, ayoko na. Cut. Charot. Yung ano lang, when I was, like, syempre, the first part, I was walking by myself, no? Sa, kumbaga, walking by, sa aisle. Tapos, naghihintay siya doon. Tapos talagang, yung tumingin lang, nakatingin lang sa, wala, ayoko na. Kalung, kaya mo yan, kalung. Sabi ko na nga, hindi ko mag-usapang nanay talaga. Kaya ako hindi ko na masyado in-elaborate. Naiiyak talaga din ako eh. Nakakabuhitin. Oh. Yun lang. Ako ano talaga, yung I have a picture of her. Hindi nga rin siya umi. I don't know if she was crying kasi yung, alam niyo naman, kung kilala niyo si Luis Guillen, yung mata nun, parang ano, sobrang nangungusap. So, pag nung nakita niya ako, yung nagtingin na lang kami, ito syempre, wala lang all the feelings. So, parang I'm so happy na
well, that she was still alive to walk me down the aisle. Okay, yun lang. Yun lang. It's just yung just being like grateful for ano. There's nothing that can come close to a mother's ano talaga yung love. Kahit ano pang klaseng personality meron yung nanay. Yun. So yung akin kahit ganyan hindi siya ganun ka-sweet, very awkward siya ganyan. Pero yung iba yung talagang alam mo na buong-buo yung ano suporta niya sa yoga. And she was just like, she looked really happy for me. So parang nakita ko pa lang siya parang, oh shit. Yun, kaya ang pangit ko ng wedding kasi talagang yung iyak ko ganito. Yun. Ganda pa rin naman, kahit the way. Yun, hindi totoo. Yun lang po. Cut na. Thank you. How about some of our younger, ano, how about Kyla? Ay, hindi po ako part ng cast one. Sorry. Sorry. Si ano pala Hana. Ayan, Hana, what's your ano most memorable? Hello po. Para sa akin po, the most memorable moment I've had with my mother na feel ko has shaped me into the person I am today was yung times po na pag may workshop ako, kailangan ko po kasing pumasok noon ng 6 a.m. From south to north para lang po makapag-workshop ako. So 6 a.m. makakauwi na kami 5 p.m. or 6 or 7 ng gabi. And throughout those workshops, she'd stay there. Hindi po talaga siya uuwi. Iintayin niya akong matapos. Tapos pag tapos na ako sa workshop, makikita ko siya lagi nandun lang sa canteen, nag-iintay. Proud na proud lagi. Tapos excited siya, tatanungin niya ako, oh, kamusta? Anong nangyari sa workshop mo? Ano natutunan mong bago? It's honed me into the person I am today kasi po, suportado niya yung mga pangarap ko. At Ate Ina naman kasi nagpapaiyak. Ate Ina naman kasi nagpapaiyak. Ayun po. She's her love and dedication for my craft has honed me into a person who's also focused and dedicated sa trabaho ko at sa mga pangarap ko. I am who I am because of my mother. Yun po. Thank you. And last naman, si Bryce. Ako rin po, parang medyo may pagka-press po kay Hannah. Kasi si mommy ko po, simula nag-start po ako sa showbiz, siya po yung unang-una kong naging teacher. Siya yung, simula bata pa po ako, hindi pa po ako marunong magkabisado ng lines. Siya po yung tumutulong sa akin, pati sa mga acting, ganun sa bahay, bago po mag, kunyari, the night before the taping day, inaaral po namin yung mga lines. Hanggat sa lumaki po ako, siya pa rin po yung kasama ko sa tent, ganun. Yun po yung sinasabi ko kanina na si mama po talaga yung mas nagsasacrifice kasi yun po sinacrifice po niya yung life niya yung hindi po, parang hindi po siya maka-work kasi yun po kailangan niya po akong samahan sa mga taping. Yun po, yung fact na kaya niyang gawin po yun para lang sa pangarap ng anak niya. Yun po, parang thankful lang din po ako dun na grateful din ako sa mom ko na todo suporta po siya sa akin. Thanks everyone. So grabe na. Iba talaga pag ano yun, no? Pag mom, iba yung impact sa life natin. So yan, again, congrats and definitely isa ito sa mga papanooring ko. So, thank you po. Thank you. Thank you. Thank you, Jixi. Tawagin naman natin si Josephine Bonsol from joebonsol.net. Hello po. Naririnig po ba ako? Congratulations to the cast. Congratulations po sa lahat. Tatanungin ko naman po si Sir Gary. Are you there, Sir Gary? Hello, Sir Gary. Yes. Yes po. Hello, sir. Congratulations. Una muna po, kumusta ka na, Sir Gary? First, salamat po and I am okay. Medyo naninibago sa pagdating dito sa Manila,
It's been like a month and a half that I was away. So yung normal routine ko medyo kailangan ko pang kapain ulit lahat, like yung mga naiwan kong trabaho, yung naiwan ko sa probinsya, yung naiwan ko sa pamilya ko, at yung politika. So ang daming kong kailangan i-juggle with the span of like the election is like very near. So may marami tayong kailangan tulong kaibigan. And work is okay. Nanibago din ako, siyempre. Kasi first time kong tumanggap talaga ng trabaho. Kasi parang baka lumipas na yung lock-in taping, masabi ko sa karyera ko na hindi ko nasubukan. So there. It's a big adjustment for me. And you're going to be working with the new actors you are in this project. Ano po masasabi niyo sa kanilang mga bagong kasama? Kasi maraming bata. Eh, kayo pa rin naman po ang, para sa mga edad namin, mga mami, kayo yung ano, super pogi. And how do you keep yourself still looking fresh and young? Oh God, how I wish. Naglalabasan na po yung sumpa, yung mga puting buhok na nakikita na po. I've worked with Joyce, a good actress. Ina, I've worked with her also, and Val, first time. They're good. Yung mga teenagers naman, malayo, syempre ang pupuntahan ni Shane, nila Daniela, si Abdul, si Bryce, at si Hannah, at yung iba pa. The rest are good. GM is doing very well, developing new talents, and hopefully maalagaan din ng mga bata yung bawat karera ng bawat isa. And if ever they need help, we are just here. Hindi po natin ipagdadamot yung natutunan natin through the years that I've been working as an actor. Grabe, Sir Gary. Paano po maging Sir Gary Estrada? Paano po maging super pogi? Super sexy? Okay. Hindi ko alam. Bakit ka tumatawa, Ina? Genetics na yun eh. Wala na tayo magagawa. No, I just treat one day at a time and try to be happy and try to make people happy. Yun, meron na rin pong mga bago, mga batang Estrada. So, kayo po ba ay pang ilang generation ng Estrada? I think I am in the second generation kasi it started with Erap and my father. So, second generation kami na rin, Jinggoy, ni Kuya ER, ng kapatid ko. There's the third generation, si yung anak ko, si Kiko, and si Rob. And baka magulat ka, marami pa lalabas na iba. Marami pa. Sa palagay niyo po ba, what makes Estrada, itatak Estrada, na talagang tumatagos sa industriya at talagang mahal na mahal ng mga tao? God, I've you know what, the industry has been so good to us. There was a time in my life na nagbaliw-baliwan din naman ako, na in love din ako, pero alam mo yon, naging mabait talaga sa akin yung industry at talagang nai-guide ako ng tamang tao. I was very lucky that Viva was there, GMA was there, and the people behind yung behind GMA, behind Viva, they were very patient with me. They took care of me. Kumbaga, para kong isang baby din, katulad siguro ng ginagawa din nila sa kanilang mga talent ngayon. And I'm very thankful because if not for them, siguro I won't last this long. I've been here for almost, I don't know, started 1991. Could you imagine? Ganun na ako katagal. So sabi ko nga sa mga kasamahan ko, ako na ang pinaka-senior sa inyong lahat. So makinig kayo sa akin. Joke. Ang pangit pakinggan, ano? But I minsan pag nakikita ko silang nagme-memorize, I tell, like, kinakausap ko sila. Kasi it is, ganun din naman kasi yung pinanggalingan ko eh. Nung ako'y bata, tinuruan din naman ako ng mga senior actors na way ahead of me. So, yun. Sa pamilya namin talaga, ewan ko ba kung
siguro mapalad nga kami talaga na ang pamilya namin na discover tong ano itong trabahong pag-aartista. Kung merong pong magiging title na Racing Gary Estrada, aside from the Tatak Estrada, meron po ba kayong pwedeng ma-identify na particularly what contributed best to raising you as Gary Estrada? Well, through time, sa maniwala ka sa hindi, maraming kailangan, maraming interesting na malalaman about me. There were, siguro kung gagawin ng life story ko, it would be like 10 chapters, alam mo yung ganun, 10 books, parang ganun. But it's para kasi sa akin na lang yun, kumbaga parang privacy ko na lang siguro yun, kung parang para sa akin na lang, iregalo na lang sa akin, ganun. It makes me who I am. It makes me a better person. It makes me a better father. Sa nangyari sa buhay ko, syempre alam naman siguro ng lahat. I'll give you one good example, that yung part ng buhay ko na alam naman natin na ako ay isa sa mga anak sa labas ng aking ama. Ako ay pangatlo o pang-apat na pamilya pa ng aking ama. So basically, those things, yun yung paghuhugutan mo parate. Yun yung paghuhugutan mo ng lalim sa pag-arte mo. Kasi kung hindi dahil doon, it won't make me who I am now. Ayun. So Rob Gomez daw po talks very highly of you. Meron po ba kayong payo? Oh God, I love him from heaven and from moon and back. Isa yung batang yan, kumbaga parang lumaki sa akin. I always tell him na kung ano yung natutunan ko sa industriya, kung paano pangalagaan yung mga taong nasa paligid natin, kung paano itrato ang lahat ng nasa industriya ng pag-aartista. Parati kong binibilin sa kanya yung itinuro din sa akin ng aking ama, na nakita ko rin po sa aking mutihing tiyuhin. Kumbaga, yung respeto mula sa crew hanggang sa pataas should all be the same, and the love and respect should be the same. Si Rob, I wish him well. Sana he succeeds with his career, and I hope makuha niya rin yung tugatog ng tagumpay. I always tell them, like, wag na yun sa akin, wag niya nang tignan yung karera ko. Ang tignan na lang nila yung sarili nilang karera, because my career won't be applicable to their career. Kumbaga, whatever I reach, baka mamaya malampasan nila o hindi nila maabot. Basta ang isipin nila, they should always be happy and always treat their job, work. Yung work nila dapat dyan 101%. I always tell them that you're good as your last film. Kumbaga, parang ganun parate para sa akin. Kasi I might be good with this director, I might not be good with this director. So yun yung parating iniisip ko eh. Kikita to, ito hindi kikita. It shouldn't affect his life or his work ng ganun-ganun. Kumbaga, one thing is constant kasi para sa akin, yung change eh. So there. Parating ko rin binibilin sa kanila yung accomplishment ng Lolo George nila. Ako bilang isang artista o kahit papaano, siguro parte na ng pelikulang industriya ng pelikula at telebisyon, sabi ko parati sa kanila, hindi natin malalampasan yung nagawa ng inyong lolo, dahil si tatanging George Trigan lang po ang gumagawa ng, kung hindi 10 pelikula sa isang linggo, sa lahat ng pelikula, kung hindi siya kasama, sa 8 o 9 kasama ho siya. At mahirap. At yun na lang sabihin sa akin ng mga tao, na yung bida naghihintay sa kontrabida, that's very hard to imagine and hard to do. There. Ayun. Meron pa po ba kayong gustong i-achieve? Kasi isa ka na pong Gary Estrada, and ano ka na po, or institution ka na po, talagang may name ka na po outside the shadows of the Estrada. You are really a Gary Estrada. May
may brand ka na po, sir. So, meron ka pa po bang gusto pang i-achieve sa iyong career? Oh God, there's a lot of roles that I haven't done. Wala nag-o-offer pa sa akin ng gay. Wala pa nag-o-offer sa akin noon. And retarded, medyo meron na ako nagawa, pero I wanted to do it like in a teleserye. Yun, retarded or sobrang samang tao. Kasi for me, it's a challenge talaga eh. Yung, I remember before when I was young, naalala ko, I did a film with Tikoy Aguiluz. So the title of that film is Sigurista. I don't know if you see, you saw it, Joseph. Nakita mo naman yung movie na yun, no? It's a rated A or B film. Kami ang bida ni Michelle Aldana. Tapos si Albert Martinez, napakaliit nung kanyang role dun sa pelikula. But then, para sa akin, mas nagmarkado yung role niya. So, ako kasi, I'm more of the ano eh. From then on, I've learned in my career that I have to, for me to keep my interest in acting and to keep my sanity in acting, eh, kailangan kong gumanap ng mga ganong role, yung mga offbeat. Ako yung bida, ako rin yung kontrabida. Para sa akin, mas gusto ko or mas tinaha ko yung career na yun eh, yung bida kontrabida. Kesa yung bida ka lang para sa akin, kumbaga parang magiging boring na yun sa akin. Siguro, it comes with age also eh. Kumbaga, sa aking pag-mature sa pagiging artista, eh, yun din yung kaakibat ng aking growth. Marami pa. And anyways, I'm not choosy. As long as na tingin ng GMA, tingin ng anong stasyon o tingin ng isang movie production kung ano yung iaalok nila, I will tell them, kasi I'm the type of actor na tinitingnan ko kung kaya kong gawin o hindi. At saka alam mo naman ako, mas ano ako talaga, kung I wanted to be an actor. I don't want to be a star, I just want to be an actor. Tingin ko sa'yo, simula pa nung una, sir, talaga ang pogi mo. pero talaga, Gary Sinise yung ano, yung dating. Oh, yeah. Formal, you're really an institution na may kapit. Mahal na mahal kita, Sir Gary. Congratulations po. Salamat. To the cast and the crew. Thank you po. Congratulations po sa lahat. Thank you, Ma'am Tin. Thank you, Sir El. Thank you, Josephine. Thank you. Thank you, Josephine. Thank you, Sir Gary. Tapos na po tayo sa vlog. Siguro hingin na lang natin si Shane para mag-invite sa ating vloggers na patuloy na panoorin yung Raising Mamay. Sana po patuloy niyo pong panoorin ang Raising Mamay at abangan niyo po yung mga susunod na eksena dahil magsisimula pa lang po ang mga paghihirap ni Abigail, ang mga paghihirap na dadaanan po nila Letty. So, abangan nyo po yan. At syempre, madami pa po kayong mga iba pa pong characters na hindi pa nakikilala at ipapakilala pa lang po sa mga susunod na mga araw. So, abangan nyo po yan dahil kaabang-abang din po talaga sila. And ayun po, sana po patuloy niyo po suportahan at abangan po ang Raising Mamay dahil pinagpaguran po namin itong lahat, cast, prod, staff, as in lahat-lahat po kami. Kaya sana po patuloy niyo pong kaming suportahan dahil ibinigay po namin ang mga puso po namin dito sa Raising Mamay. And ayun po, katulad nga po na sinabi ko kanina, madami pa po kayong mga scenes na dapat abangan, na mga kaabang-abang, mga rambulan, at kung ano-ano pa, mga iyakan, katatawanan. And ayun po, sana po patuloy niyo po kaming suportahan. Raising Mamay po, ngayon, actually ngayon po nag-ere na po siya. Ngayon po, ano oras na po ba? Kanina po 3:25 nag-start na siya. So, ayun po. Maraming salamat po from the bottom of my heart. Stay happy, be true, and keep shining. Thank you, Shane. Bago tayo magpaalam, kailangan muna natin ng resibo na nagsama-sama tayo today sa VlogCon. So, time for group photo. Kindly turn on your cameras po. Ayan, okay.
Ready po. 1, 2, 3, smile. Ayan, isa pa po. Okay. 1, 2, 3. Thank you. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Salamat po sa time nyo. And congrats po. Maraming salamat po. Thank you, everybody. Thank you for your time. Thank you po. Thank you. Thank you. Hindi ko na kaila. Thank you. Ko yung Zoom link, baka magamit nyo yung ibang ano. Pwede nyo ba gamitin yun, Kayla? Yung alin po? Kunyari, yung emotional moment ni Ina. Ah, yes po. Ipapastorify siya. Pastorify. Or baka pwede nyo online exclusive. Kaya ba yun? Baka po pwede. O nga, no? Pwede po. I-cut-cut po na lang. O, kasi related naman sa Mother's Day. Eh. Tsaka magma-Mother's Day din. Opo. Yes. Ibigay ko sa Zoom link, i-upload. Okay.